isang mapagpalang araw sa atin mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan ko na nandito po sa Middle East, particular na dito sa bansang Jeddah, Saudi Arabia. Ngayong araw nga po, nagpaabot po ng tulong ang Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino o kapwa ko kababayan na naapektuhan ng pangyayaring ito. At minabuti ko pong pumunta sa mismong page nila para po malaman ang buong o kabuoang impormasyon kung paano po ang magiging proseso sa pamimigay po nila ng kaunting tulong dito po sa mga OFW na nasa Jeddah. Sa mga kababayan ko pong nandirito po sa Jeddah, maaari lamang pong bumisita kayo sa Philippine Consulate General page na makikita niyo po sa Facebook. I-type niyo lang po yan at ilalagay ko po sa description box ang iba't iba pang mga impormasyon kung saan po kayo pwede makipag-ugnayan, kung sino po yung mga taong pwede niyo pong kontakin with regards in this matter. So basahin po natin yung post ni Sir Ed Badajoz. Please support. Supportahan natin. Food Bank Drive of the OFW Council of Leaders, OCL, and the Philippine Consulate General in Jeddah. To those who will respond to this appeal, it's not the amount of food stuff you will give that matters. It's that you showed you care. Nothing is too little or too small when it comes from the heart. Layunin ng Food Bank Drive para mabigyan ng konting tulong pagkain ng mga kabayan natin na nangangailangan nito sa kritikal na panahong ito dahil sa coronavirus pandemic alert. Hanggang kailan ang food drive? Simula ngayon hanggang 31 ng Marso taong 2020. Saan dadalhin ang kontribusyon na pagkain? Pwede itong i-drop off sa konsulado anumang oras. No need to call before going or to look for anyone nakakakilala sa konsulado. Just go and someone at the security station at the main entrance will assist you. Ano ang pwedeng i-contribute? Kahit anong pagkain, huwag lang yung mga perishable o madaling masira. Huwag yung mga mapapapanis. Maaaring magbigay ng noodles, sardines at iba pang dilata, kape at etc. Pero kung mga nakakaon-ahon naman kayo at medyo nakakaluwag-luwag sa buhay at may mga bagay pa kayo na pwedeng ibigay, basta hindi yung madaling mapanis, pwedeng-pwede yun mga kabayan. So sino ang mga pwedeng kumuha ng pagkain? Siyempre, yung mga kababayan natin na pansamantalang walang trabaho, kabilang na yung mga nasa restaurant business kasi pinagbakasyon muna sila ng kanilang kumpanya dahil humina ang negosyo, wala silang kita dahil no work, no pay policy ang kanilang kumpanya. Salamat sa inyong pangunawa. So, ayan po ang post ni Sir Ed Badajoz. So, ayun na nga mga kababayan, base po sa nabasa nating post, dalawang way po ang pwede nating gawin. Una, ang pagdo-donate po, at pangalawa, kung kayo po yung mga kababayan natin na naapektuhan dahil sa mga pangyayaring ito, dahil sa kuna na hindi natin inaasahan, maaari lamang po kayong dumiretso sa tanggapan ng Embahada ng Pilipinas at meron na pong mag-aasi sa inyo doon sa main entrance po at wala na po kayong kailangan na tanungin o sino mang contact dahil ora-orada po mismo may mga taong mag-aasi sa inyo at sasabihin kung saan po kayo pipila doon. And the good news, sinubukan na mga kaibigan ko pumunta kanina dahil kanina lang nila nalaman yon. And sa pagkakaalam nyo mga besi, isa po akong waiter, kami po ng mga kasama ko dito at wala po kaming trabaho sa loob ng 14 days. Home quarantine po kami at hindi po kami allowed na magtrabaho o mag-part-time. Kaya dito lang po kami nag-i-stay sa aming bahay. Yet, yes, we can go to supermarket, pero po sa totoo lang, hindi po namin alam kung hanggang kailan tatagal yung mga budget namin dito dahil wala po kami na kinikitang tip, wala po kaming sweldo this coming month. So, malaking tulong to, no? Hindi namin alam kung hanggang kailan tatagal tong crisis na to, kailan tatagal tong sakuna na to. At maraming salamat sa Embahada ng Pilipinas na nagkaroon kayo ng ganitong aktibidad na sa pagtulong sa mga taong nangangailangan talaga. I think this is the right time for us talaga na magtulungan, especially sa mga taong walang kakayahan o hindi na kayang tustusan yung pangangailangan nila dito sa Jeddah. At doon naman po sa mga kababayan nating nakakaluwag sa buhay, huwag po kayong mag-atubiling tumulong sa ating mga kabayan. Kahit na gaano po kaliit yan, the impact is better than what you thought. Diba? It's the thought that counts, mga kababayan.
Muli, nananawagan po ako sa aking mga kababayan, sa mga handang tumulong na dumiretso po kayo sa Embahada ng Pilipinas para po makapag-donate. At kung balak nyo pong tumulong, ay dumiretso na lang po kayo sa tanggapan nila at doon po i-donate yung mga bagay na gusto nyo pong itulong sa ating mga kapwa kababayan. And sa mga kababayan ko naman din po na nahihirapan na sa sitwasyong ito, huwag po kayong mag-alala dahil handa po tayong tulungan ng ating embahada 24 oras at pwedeng-pwede po kayong pumunta at bumisita sa ating embahada anumang oras simula ngayon. At kung may mga tanong po kayo regarding with this matter, sa check nyo lang po yung description box below. Makikita nyo po yung iba't ibang contact agency, iba't ibang hotlines dito po sa Jeddah na maaari pong makatulong at maaari nyo pong tawagan sa kahit na anong emergency po na nangyayari dito sa Kingdom. And muli, paalala lang po, mag-iingat po tayo at sana po pagpalain tayo ng may kapal at sabay-sabay po nating ipanalangin na matapos na po as soon as possible itong sakuna na kinakaharap ng mundo. Mabuhay po tayo, kabayan! See you in my next vlog!